Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Purihin ang Panginoon na binigyan po tayo ng pribilehiyo at pagkakataon na atin siyang purihin at sambahin sa oras na ito sa pamamagitan ng pag-aaral ng kanyang mabuting balita, ang kanyang banal na kasulatan. Awitan po natin ang Panginoon ng isang magandang awit, Jesus. Kung nag-isa at nalulumay dahil sa hirap mong tinataglay, kung kailangan mo ng kalamay, tumawag ka at siya'y naghihintay. Siya yung kailangan sa ligan, kaibigan mo siya ang araw mong lagi, at karamay kong sawi siya ay si Jesus sa bawat sandali. Minamahal namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat nga po, Panginoon, sa pagkakataong ito na ipinagkalugmos sa amin upang pagbulay-bulayan namin ang iyong banal na salita na siyang magbibigay sa amin ng sigla at malalim na panampalataya, o Diyos. Hayaan nga po ninyo, Panginoon, na ang iyong banal na Espiritu ang siyang aming gabay at maging patnubay namin upang maintindihan namin ang lais mong iparating sa amin, ang iyong banal na salita. Banal na Espiritu, mahal ka namin, o Diyos. Tumahan ka sa amin na puso. At hayaan niyo po na ang mga nakikinig ay
maintindihan niya ang nais mong iparating para sa kanila. Panginoon, gamitin niyo po ang iyong alipin upang magawa niya ang iyong banal na kalooban. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Magandang umaga muli sa inyong mga kapatid. Purihin ang Panginoon na sinamahan niyo po kami sa oras na ito. At lagi namin kayong kasama araw-araw sa aming mga gawain, lalo po yung aming online prayer covenant and devotion from Monday to Saturday. At mayroon din po tayong online worship service na ating gagawin every 9 o'clock in the morning o 9:30 in the morning every Sunday po. At alam natin na ang sabi ng Panginoon na dalawa o tatlo nagkatipon-tipon sa kanyang pangalan, siya ay naroon. Kahit tayo ay wala sa simbahan, mga kapatid, nandito sa ating puso, ang Panginoon ay nasa ating kalagitnaan. Yes. Habang pinupuri natin siya at pinagbibulayan natin ang kanyang banal na salita. Atin pong buksan ang ating mga Bibles, mga kapatid, sa Genesis chapter 24. At isama ko po sa inyo ang verse 12 bilang aking key verse. Itong verse 12. At tayo ay isa at ang ating aralin din na 34 hanggang 40. 34 hanggang 40. Ito po ang sinasabi sa verse 12. Siya'y nanalangin ng ganito, Yahweh, Diyos ni Abraham, pagpalain po ninyo ang aking lakad, tuparin po ninyo ang inyong pangako sa aking amo. Tatayo po ako rito sa tabi ng balon at hihintayin ang pagdating ng mga babae buhat sa lungsod para umigib. Ako po'y makikiinom sa isa sa kanila. Kapag sinabi niyang uminom ka at painumin ko rin ang iyong mga kamelyo, iyon na sana ang babaeng inahanda ninyo para sa inyong alipin si Isaac. Sa gayon, malalaman ko na tinupad na ninyo ang inyong pangako sa aking amo. Hindi pa natatapos ang kanyang panalangin, dumating si Rebecca na anak ni Betuel at apo ni Milka, na asawa ni Nakor na kapatid ni Abraham. Siya'y dalaga pa at napakaganda. Lumusong siya sa bukal, pinuno ang kanyang banga at umahon. Sa verse 34, ganito ang salaysay niya, ako po'y alipin ni Abraham. At sa verse 35 hanggang sa 40, pinagpapala ni Yahweh ang aking amo, pinarami ang kanyang nakawan ng tupa, kambing at baka. Pinagkalooban siya ng maraming pilak at ginto, mga aliping babae at lalaki, mga kamelyo at asno. Nilupo ni Yahweh na ang asawa niyang si Sara ay magkaanak pa, bagamat matanda na. Ang anak na ito ang tanging tagapagmana ng kanilang kayamanan. Ako po'y pinanumpa niya na di ko babayaang taga-Kanaan ang mapangasawa ng anak niyang ito. Dito po niya ako pinapunta sa mga kamag-anak ng kanyang mga magulang upang ihanap ng mapapangasawa ang kanyang anak. Tinanong ko po siya ng ganito, kung ang babaeng mapili ko ay hindi sumama sa akin, ano po ang aking gagawin? Ang sagot po niya ay, sasamaan ako ng anghel ni Yahweh upang magtagumpay sa aking lakad. Dito raw sa angka ng kanyang ama, ako kumuha ng mapangasawa ng kanyang anak. Iyan po ang utos sa akin. Pinagpala po tayo ng Diyos sa pagbasa ng kanyang banal na salita, mga kapatid. Dito po sa verse chapter 24 ng Genesis, mga kapatid, ito ang pinaka-picture na ang Panginoon ay tapat sa kanyang pangako, lalo po kay Abraham. At lahat ng kanyang nais na gustong gawin ni Abraham ay tinupad ng Diyos at tinutulungan po siya. At ang Genesis chapter 24 ay nagbibigay sa atin ng ilustrasyon
na ang sino mang nakipag-isa sa Diyos ay laging magtatagumpay at uunlad ang kanyang buhay. Basahin ko po muli sa inyo mga kapatid ang Genesis chapter 24 verse 35. Pinagpala ni Yahweh ang aking amo kong si Abraham. Pinarami ang kanyang mga kawan ng tupa, kambing at baka. Pinagkalooban siya ng maraming pilak at ginto, mga alipin babae at lalaki, mga kamelyo at asno. Bakit pinagkapala ng Diyos si Abraham? Anong dahilan kung bakit kaya siya ay pinagkapala? Sapagkat si Abraham ay tapat sa Diyos. Gayon din naman po sa atin mga kapatid, kung tayo ay tapat sa Diyos, talagang pagkapalain tayo ng Diyos. At walang mga tapat at tunay na sumusunod sa banal na kalooban ng Diyos na hindi pinagpapala ng Diyos. Amen. Katulad po ng aking sinabi last 2 weeks na pinagpala ng Diyos ang lahat ng mga lahi ni Abraham. Ang mga Arabo, katulad ng sinasabi ko, sila ay lahi ni Abraham dahil kay Ismael. 2/3 ng langis sa buong mundo ay hawak ng mga Arabo. Hindi dahil sila ay Muslim, kundi dahil sila ay lahi ni Abraham. At nangako ang Diyos na pagpapalain ng Diyos ang lahat ng mga lahi ni Abraham. At gayon din sinabi ko rin po sa inyo last 2 weeks na ang mga Hudyo sa buong mundo ay pinagpapala ng Diyos. At binigyan sila ng karunungan upang sila'y umunlad. At alam ba ninyo mga kapatid, na kapag inalis ang mga Hudyo sa New York City, babagsak ang ekonomiya ng Amerika. Sapagkat sa kanila ang mga malalaking bangko, mga malalaking kumpanya, hawak ng mga Hudyo ang mga malalaking kumpanya sa Amerika. Kaya pinagpala ng Diyos ang mga lahi ni Abraham. At gayon din po tayo mga Kristiyano. At ang sabi kasi sa Galatians chapter 3:29, tayo ay naging lahi ni Abraham at tagapagmana ng mga ipinangako ng Diyos sa kanya. Kaya pagpapalain din ng Diyos ang mga Kristiyano. Alam ba ninyo mga kapatid, sabi ni Maurice Cirolo, isang ebanghelista, American evangelist, sabi niya, pumunta siya dito sa Pilipinas. Ang sabi niya, nung dumami ang mga Methodistang Kristiyano sa UK, sa United Kingdom, nagiging Great Britain ang United Kingdom. Nagiging dakilang bansa ang United Kingdom sapagkat dumami ang mga Methodistang Kristiyano dahil kay John Wesley. Gayun din ang Amerika. Noong dumami ang mga Kristiyano at dumami din ang mga Methodistang Kristiyano sa Amerika, mga Baptist, mga Evangelical Churches, dumami at naging dakilang bansa ang Amerika. Mga kapatid, talagang pinagpapala ng Diyos ang mga Kristiyano sapagkat nasa kanila din ang pangako ng Diyos. Dinidinig ng Diyos ang mga Kristiyano na katulad natin at tayo ay pagkapalain din ng Diyos. Sa Romans chapter 10, verses 11 to 12, ito yung pangako ng Diyos sa atin. Hindi ka, ang sabi dito, walang pagkakaiba sa katayuan ng Hudyo at ng Griego, iisang Panginoon ng lahat at siya ang nagkakaloob ng kanyang kayamanan sa lahat ng tumatawag sa kanya at hindi mabibigo ang sino mang umaasa sa kanya. Romans 10:11-12. Ibig sabihin, kung tayo ay nanalangin sa ating Panginoon, didinggin po tayo ng Panginoon. Yes. Alam niyo po sa aking karanasan bilang isang pastor, 10 years nga po ako na naging seaman. Ngunit naranasan ko na talagang mayroong Diyos sa buhay ko nung ako ay nagpastor. At umabot na ako ng 32 years in the ministry.
Nagsimula po ako 1988. Pero hindi nagkukulang ang ating Diyos, ang Amen. Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac sa aking buhay. Hanggang sa ako ay nagkaroon ng asawa. At first assignment ko, mga kapatid, ay sa San Pablo City. Mayroon namang 8 na mga membro doon, adult, at mayroong mga higit 10 na children. Alam ba ninyo, mga kapatid, ang sabi ko sa mga membro, mga kapatid, kung gusto nyo, mag-ayuno at manalangin tayo, na dumami tayo. Alam po ba ninyo, mga kapatid, nag-ayuno sila at talaga silang nanalangin para dumami kami. Alam ba ninyo, mula sa 8, naging 30 yung adult. Ilan po ang naidagdag? 22 ang naidagdag. At dumami ang mga bata. Ngayon yung mga bata ay sila ay mga mayas. Pero mga ganun, mga kapatid, at nanalangin kami na magkaroon ng lote. Alam ba ninyo, dininig kami ng Diyos at ginamit si Bishop Nakpil at nagbigay siya ng 78,000 pesos. Alam ba niyo, during that time, yung 70,000 equivalent to more than 200,000 sa atin ngayon, sapagkat yun ay 1989. At mga ko po ay humingi sa Panginoon ng scholarship kasi babalik na ako sa seminary. Binigyan ako ng Central Conference Scholarship. Talagang libre. Pati po yung kuryente, lahat ay libre dahil sa Central Conference Scholarship. Nung ako'y humingi, Panginoon, bago ako dumating doon, kailangan meron po akong cottage, maklinan. Ibinigay sa akin ng Diyos kahit wala pa kaming anak. At nung ako po ay, malapit ng gagraduate, nahirapan ako sa 4 na subject ngayon. Ang sabi ko, Panginoon, gusto ko na ang aking grado sa 4 na subject na ito na major subject namin sa seminary. 1.25. Ito ay imposible sapagkat ay nahirapan ako. Pero alam ba ninyo, mga kapatid, ibinigay sa akin ng Panginoon 4 na subjects na yon, 1.25 na equivalent ay 95%. Bakit kaya ibinigay ng Panginoon sa amin ang aming mga kahilingan? Sapagkat kami ay mouthpiece ng Diyos. Kami ang spokesperson ng Diyos. At lagi namin sinasabi na ang Diyos nito ay buhay at kumikilos sa atin kapag tayo ay nagtitiwala sa Kanya. Kung hindi namin naranasan ang buhay na Diyos, ang Diyos ni Abraham at Diyos ni Isaac, ano ang aming sasabihin sa mga tao na ang Diyos namin ay Diyos ng pagkapala? Pagkatapos hindi nila makikita sa aming mga kasuotan, ang Diyos ay Diyos ng pagkapala, pati ang aming sapatos, napudpud na at lumang-luma, ang mga damit ay lumang-luma. Mahirap sabihin natin na ang Diyos na ito ay buhay kung hindi namin naranasan na talaga ang Diyos na ito ay buhay sa aming mga buhay, mga kapatid. Nung umuwi po kami sa Mindanao at doon na sana kami titira, mga kapatid. At humingi ako sa Diyos ng 34,000 sapagkat ito yung babayaran namin sa LBC, pinapackage namin yung aming mga gamit. Pati kasama na po doon ang aming mga gamit na dadalhin sa barko. Pati pamasahe, 34,000. Alam niyo po ba kung bakit? Alam niyo po ba kung magkano ang ipinigay ng Diyos sa amin? 64,000. Hindi kami nakapalimos sa mga membro o sa mga kaibigan namin. Kusa silang nagbigay sa amin. Meron isang mayaman na talagang nagbigay po sa amin. Ganun po ang Diyos. Ang hiningi ko lang ay 34,000. Pero ang ibinigay niya, 64,000. At bakit? Sapagkat maliit lang ang aking sweldo nung ako'y nasa Mindanao. After 1 year, kinuusap ako ni Bishop, pinuntahan ako ni Bishop doon sa Butuan City. At kung gusto ko raw, bumalik sa Manila. Ako'y nagpapasalamat sa Diyos. Sino ba ako napuntahan ni Bishop?
kung gusto ko raw, kung gusto ko raw bumalik sa Manila. Sabi ko, Bishop, sige, kung mayroon akong destino doon, eh ako ang obispo mo. Bibigyan kita ng destino. So ibinigay sa akin ang Knox Cruzville kung bumalik kami. Magkano ang pamasahin namin from, ang aming gagasto yung from the pier dito sa South Harbor papuntang Knox Cruzville? 7,000. Saan kami kukuha? So ibigibigay, humingi kami sa Panginoon ng 24,000. At ang binigay sa amin ay mahigit 50,000. Bakit? Ganon. Para pag dumating kami sa ano sa Batangas, mayroon kami extra money para hindi kami magiging problema ng mga membro doon. Ganon po ang ating Diyos. At sabi ko, after 2 years sa Batangas, sabi ko, Panginoon, gusto kong bumalik sa ano sa Manila. At gusto ko po na kumari sana ay 20,000 ang aking sweldo. Alam niyo ba ang binigay ng Diyos sa akin? Hindi lang 20,000 kundi mahigit 22,000. Amen. Ganun ang ating Diyos, mga kapatid. Kaya ako ay nakapasalamat sa Diyos. Nung sinabi ko, Panginoon, wala akong laptop. Paano ito? Paano ako magagamit ito sa Galilee Ministry? Kailangan ko ang laptop. Alam mo ba ang binigay sa akin ng Diyos? 2 laptop. Bagamat yun ay mga secondhand, 2 laptop na ibinigay sa amin ng Diyos. Ganun po kabuti ang ating Panginoon, mga kapatid. Wala po akong ipagmamalaki sa Kanya. Sino ba ako? Sino ba si Pastor Abner? Ang sa akin lang ay umasa sa Kanya na itong Diyos na ito ay Diyos ng pagkapala at Diyos ni Abraham. Yeah. Alam niyo po, mga kapatid, dito sa ating aralin, may po 3 bagay na bigyan po natin ng pansin. Una, dinidinig ng Diyos ang mga panalangin ng Kanyang mga lingkod. God answers the prayer of His people. Verse 12 and 14. Hindi pa natapos ang panalangin ni Elisan, mga kapatid, dumating kaagad si Rebecca bilang katugunan ng kanyang panalangin na siya ay mapangasawa ni Isaac. Sa verse 15 and 58 to 60. Pangalawa, tinutupad ng Diyos ang kanyang mga pangako sa taong may kaugnayan sa kanya. God is trustworthy to His promise, especially those who have good relationship with Him. Kung mayroon kang special na relasyon sa ating Panginoon, hindi kanya pababayaan. Talagang tugunin ang iyong mga panalangin. Dito sa verse 26, kung basahin, sa tuwa ng alibing si Elazar, lumuhod siya at sumamba kay Yahweh. Wika niya, purihin ang Diyos ni Abraham. Hindi siya sumira sa kanyang pangako. Pinapatubayan niya ako sa pagpunta sa bahay ng kapatid ng aking amo. Alam niyo po, ako ay napapaiyak sapagkat yung aking karanasan sa Diyos ay grabe. Ganon din, hindi pa natatapos yung panalangin ni Elisa. Tinupad na kaagad ng Diyos ang kanyang pangako kay Abraham na at anais ni Abraham na ang mapangasawa ng kanyang anak na si Isaac ay doon sa Ur. Yun ang lugar ni Abraham. Talagang pagpapalain tayo ng Diyos, mga kapatid. Kahit ito ay very specific na panalangin, mas gusto ng Panginoon na ang iyong idalangin sa Kanya, hingin sa Kanya yung very specific na talagang kailangan mo. Ito rin ang sinasabi ng ating Panginoon Jesucristo sa John 14:13. Ang sabi niya, kung ikaw ay sumusunod sa akin at napili sa akin, hilingin mo ang lahat ng akin, ng iyong nais at ibibigay sa iyo. So, ganun katapat ang ating Panginoon. Pangatlo, ibibigay ng Diyos ang iyong nais kapag sinunod mo siya bilang pagtalima ng kanyang utos. You will be successful if you obey God's word. Talagang maging matagumpay tayo. Ang pagsunod sa banal na kalooban ng Diyos ang susi ng iyong tagumpay. Nagtatagumpay si Abraham at si Eliezer sapagkat sila ay masunurin sa kalooban ng Diyos. Mga kapatid, katulad ng mga sinasabi ko sa inyo, walang mga Kristiyano na tapat sa Diyos na pinabayaan
ng Diyos. Talagang pagkapalain ka ng Diyos sapagkat ikaw ay lahi ni Abraham. Manalig ka lang. At magiging alis ka lang sa iyong relasyon sa Diyos. At hindi ka niya pabayaan kahit kailanman sapagkat mahal ka ng Diyos. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. 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 Tayo po ay manalangin, mga kapatid. Minamahal naming Diyos na makapran sa lahat. Salamat nga po, Panginoon, na sa gitna na kung saan kami ay hindi karapat-dapat na tumanggap ng mga pagkapala. Ngunit pinagkapala mo kami dahil sa iyong mga pangako na pagpapalain mo ang iyong mga anak na mayroong kaugnayan kay Abraham. Panginoon, salamat na ang mga Kristiyano, ang mga tunay na nananalig sa iyo ay hindi magdarao sapagkat mayroong Diyos na tumutugon sa aming mga pangailangan. Buhay ka, Panginoon, at ipinadama mo sa amin ang mga pagkapalang ito bilang palatandaan na hindi dapat kami mangamba kahit mayroong salot na aming naranasan sa aming bansa, COVID-19. At alam namin mayroong recession or economic breakdown sa aming bansa dahil maraming mga kumpanya na nagsasara dahil sa nalugi po sila, Panginoon. Ngunit hindi kami mangamba sapagkat mayroong Diyos na nangako sa amin, ang sabi mo, Panginoon, sa John chapter 14, 13 and 14. Ang sabi mo, whatever we ask in your name, it shall be given by the Father so that the Father will be glorified through the Son. Lord, hayaan niyo po na dumaloy ang mga pagpapala, lalo na po sa mga nakikinig ng aming online prayer covenant and devotion. At naway ingatan niyo po sila, ilayo niyo po sila sama-sama kahit saan sila naroroon, o Diyos. Igawad niyo po ang iyong pag-asa, ang iyong pagkapala sa kanila, o Diyos. Sapagkat ito ang sasabihin nila sa kailang mga kapitbahay, sa mga kaibigan, na tunay na mayroong Diyos na nagmamahal sa kanila. Panginoon, pagpalain mo rin po ang aming mga membro ng simbahan ito. St. Paul United Methodist Church, sa pangalan ni Jesus. Amen. Patuloy ka po namin pinagkasalamat at ating Diyos sa sandaling ito ng aming covenant prayer meeting na ginagawa araw-araw. Patuloy ka namin pinasasalamatan dahil napakabuti mo, Panginoon, sa bawat isa sa amin. At patuloy ang iyong grace na binibigay sa amin kahit na hindi kami karapat-dapat, Panginoon. Ngunit nang ikaw ay mamatay sa krus ng Kalbaryo, Panginoon Diyos, ay tinubos mo ang aming mga kasalanan. Kaya, Panginoon, patuloy po sana namin madama ang kaligtasang ito na hindi na kami dapat magpatuloy pa sa kasalanan, Panginoon, sapagkat kami ay nilinis mo na ng iyong makapangyarihan. Kaya sa umagang ito, patuloy ka namin pinapasalamatan sa mga kalusugan at masarap na pakiramdam. Pagising pa lamang namin kaninang umaga, ay binigyan mo na kami ng panibagong lakas sa buhay na patuloy na ipinagkakaloob mo sa amin. Pinoprovide mo ang aming mga pangangailangan, Panginoon, at kahit kailan ay hindi mo kami ginutom, Panginoon, bagkos ay masaganang pagpapala ang ibinibigay mo, yes, sa bawat isa sa amin, dahil alam ko, Panginoon, kung kami ay magtitiwala sa iyo, ang lahat ng bagay ay ibibigay mo sa amin. Kaya, Panginoon, sa umagang ito ay taus-puso ko pong pinapasalamatan ng mga taong nanonood o nakikinig ng aming online prayer covenant na patuloy na ginagamit mo kami para sila ay mag-bless. Pagpalain po ang aking kapatid na si P. Onilia, si Helen Santos. Patuloy mo silang pagpalain, Panginoon, ang kanilang pamilya. Ilayo mo sila sa anumang karamdaman at pagpalain mo po ang buong
kasuksukan ng mga taong ito na patuloy na sumusubaybay sa amin. At nawa Panginoon ang iyong pagpapala, ang iyong pag-iingat, ang igawad mo po sa kanila doon sa malayong lugar. At higit sa lahat, ang mga miyembro namin na maging hindi namin miyembro ay humihingi ng mga panalangin sa kanilang karamdaman. Patuloy ko pong itinadalangin si Ate Baby Augusto sa kanyang nararamdaman ngayon, ang kanyang bukol sa kanyang tiyan. Lord, in Jesus' name, pagalingin mo po siya. Si Kuya Dante, Panginoon, hawakan mo po siya ng iyong mapagpalang kamay mula ulo hanggang paa. Panginoon, maawa ka po sa kanya, Panginoon. Pagalingin mo po siya, Panginoon, at tigyan mo pa po siya ng pag-aasang mabuhay upang maipagkaloob niya pa ang kanyang buhay sa iyo, Panginoon. At ganoon din po si Ate Ruth Tubera na nag-aalala sa kanya. Pagpalain mo din po siya, Panginoon. At assured mo sila, Panginoon, na ang iyong kapangyarihang kamay ang magpapagaling sa kay Kuya Dante at yes, Ate Daisy, Panginoon. Kaya Panginoon, at sa marami pang mga miyembro namin na kung saan man sila naroon, ay dinadalangin ko rin at patnubayan mo sila, ilayo mo sila sa anumang karamdaman. Pagpalain mo po mga taong ito na inilalapit namin sa iyo sa oras na ito, Panginoon. Bigyan po sila ng kagalingang nagmumula sa iyo, O Diyos. Ang lahat po ng ito ay dinadalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Pinagpapala ka namin, aming Ama at aming Diyos, kung paano pinagpala mo kami sa umagang ito ng kalakasan, ng buhay, ng pagkakataon upang sama-sama kaming dumulog na magpuli at mapagbulay-bulayan ang mga salita mo, Panginoon. Aming Ama at aming Diyos, salamat po na inilagay mo po kami sa damong ito, Panginoon. Sa damong ito ng tondo, Panginoon, na narito ang inyong iglesia na patuloy, O Diyos, na dinadala ang pananampalataya at pagkilala sa inyo bilang buhay na Diyos sa pamamagitan ng inyong mabuting balita, Panginoon. Tinataas po namin sa inyo ang St. Paul United Methodist Church families, katagpuin niyo po sila, Panginoon, sa kanilang kalagayan at pangangailangan, maging ang bawat pamilya, Panginoon, sa aming kapaligiran. Tinataas po namin sila sa inyo na kayo po ang patuloy na magkaloob sa kanila. Higit sa pangangailangang material, Panginoon, yung maalala at makita nila na kayo ay gumagawa at kumikilos sa kanilang buhay. Panginoon, dalangin po namin maging ang aming barangay. Hawakan niyo po, Panginoon, ang mga namumuno maging sa aming syudad at sa kabuuan ng aming bansa, O Diyos. Salamat sa kanilang buhay na patuloy mong ginagamit upang magampanan ng tungkulin para sa pagmamahal nila sa inyo at sa kanilang kapwa, Panginoon. Salamat po sa salita mo na nagpapaalala sa amin ng inyong kabutihan, ng inyong katapatan sa mga sumusunod at nagtitiwala sa inyo na hindi po kayo nagkukulang, Panginoon. Purihin ka sa umagang ito, minsan may binabalik namin sa inyo ang lahat ng papuri at pasasalamat alang-alang kay Jesus na aming Diyos. Amen. Amen. Sa pagtatapos ng aming dalanginan, dakila naming Panginoon Diyos, ay nais po namin ibalik sa inyo ang aming pagpuri, ibalik sa inyo ang aming pagdakila, dahil ikaw ang aming Panginoon Diyos na tumawag sa amin, ikaw ang nagbigay sa amin ng napakaraming biyaya na hindi namin kayang panghawakan, at higit sa lahat ang biyaya ng kaligtasan na daladala ng bawat isa sa amin, anuman ang magiging karanasan namin sa buhay na ito. Hayaan mo, Panginoon, na sa pagtiklop namin sa maikling debosyon at panalangin ito ay aking ipinagtatagubilin sa inyo na patuloy na samahan niyo kami, patuloy na gabayan niyo kami, patuloy na iparanas mo ang kagalingan sa lahat ng mga may karamdaman. Patuloy na pagkalooban mo kami ng lahat ng aming mga pangangailangan, pinansyaman o anumang mga klase ng pangangailangan ng bawat isa sa amin, at hayaan mo ng inyong banal na sanilita ang siyang mananatili sa bawat isa sa amin, saan man kami naroroon, ang katiyakan ay dinirinig mo ang aming
mga panalangin at pangangailangan na katulad ng iyong iginawad na pagpapala kay Abraham at sa aming kamanggagawa si Pastor Abner na ito. Ito rin ang aming tatanggapin sapagkat ikaw na aming Panginoong Diyos ay tumutugon sa bawat dalangin at pangangailangan ng inyong bayan at bawat isa sa amin. At ang iyong patuloy na bendisyon ay managana sa bawat isa sa amin, sila na nasa ibang bansa, mga OFW, saan man sila naroon, kami na nandito sa bayan namin sa Pilipinas, saan man sulok ng bansang ito, bawat isa sa amin, ang iyong bendisyon ay igawad mo sa amin, bendisyon ng iyong pag-ibig, bendisyon ng iyong pag-iigat, bendisyon ng tugon ng aming mga pangangailangan, at higit sa lahat, ang iyong bendisyon ng iyong mga salita na ito ang gagamitin namin sa patuloy na paglalakbay at patuloy na pakikibahagi namin sa mundo na aming kinagagalawan na punong-puno ng suliranin na kami ay maging asin at ilaw ng sandaigdigan. Sa pangalan ni Kristo na aming Panginoong Diyos, ito po ang aming panalangin. Amen.